Isa ka din ba sa mga katulad ng mga nakakausap ko na gustong mag-vlog or motovlog ngunit hindi makapagsimula dahil walang action camera? Panoorin mo ang video na ito para makapagsimula ka na ngayon mismo. Hello, ito matulungin. Welcome sa panibagong video ng RTW Puracos. Ngayong araw, pupunta tayo ngayon sa Dicimon Rock. Dadaan tayo dahil galing ako sa Malolos, Bulacan sa DFA. Kumuha ako ng passport. Eh, sa tuwing pumupunta ako dito sa Malolos, kahit may deliver ako dito, meron akong sadya sa Malolos, dumadaan ako sa Dicimon Rock. Alam na alam yan ni Bro Jomar, yung may-ari ng Dicimon Rock. Dumadaan ako doon, tumatambay ako. Then ngayon, magpapakabit tayo. Isasabay na natin sa pagtambay natin doon. Isasabay natin yung pagpapakabit ng bago nilang product, yung para hindi masakit sa kamay yung Dicimon Rock. Kasi alam naman natin marami nagre-reklamo, kaya hindi daw sila nagdi-Dicimon Rock. Matibay nga, kaso masakit sa kamay kapag sinisenter stand ang motor kasi walang hawakan. Ngayon, ginawa ng paraan ng Dicimon Rock ni Bro Jomar yung problema na yon. Ayan, nasa screen natin yung item na yan. For only 150 yung pagkakaalam ko dyan. Ngayon, papakabitan natin siya. Then, ngayon, baka magtataka kayo, medyo malabo yung camera natin sa front camera, yung nakaharap sa atin. Kasi, cellphone yung gamit ko dyan. Kaya siya malabo, yan, pakita ko sa inyo. Yan. Kaya siya malabo kasi naka-disenyo to sa ginagamit ko lang sa Waze. Pero kung ilalagay mo yan dito, banda rito, medyo lilinaw siya kasi lalayo yung camera mo. Yan. Bakit nga ba cellphone yung gamit natin ngayon? Dahil marami ako nakakausap na gustong mag-vlog kaso hindi sila makapagsimula dahil wala raw silang pambili pa ng camera, nag-iipon pa ng pambili ng camera. Para sa akin, sapat na yung cellphone sa mga nagsisimula na mag-vlog. Yan. Kaya papakita ko sa inyo, mag-vlog tayo na cellphone yung gamit. Yan. Naka-front camera tayo, makakabili kayo nito. Mutual itong binili kong holder, matibay naman siya. Tapos front camera, may front camera na ako, yan na. Hindi na ako bibili ng additional camera kung sakaling cellphone yung gagamitin ko. Then dito naman sa holder, dito sa helmet nyo, may nabibili na holder na pang camera din, pang cellphone, na dito nyo ilalagay kung gusto nyo mag moto vlog. Yan, dito nyo ilalagay. Pero kung sakaling hindi na kayo bibili dito, pwede rin yung dito. Kung halimbawa kukunin nyo yung mga shot lang sa daan, pwedeng-pwede dito sa cellphone na nakalagay sa holder. Dito. Pakita ko sa inyo kung ano yung magiging kuha niya para parang naka-ano ka na rin, naka-action camera. Yan. Subukan natin para alam nyo. Cellphone lang yung nasa an natin. Kalsada gaming natin. 0.6 na resolution ng camera natin para maging parang action camera siya. Yan. Kung makikita nyo yan, lalagay natin sa screen natin para alam nyo kung paano gamitin yung cellphone. Kasi yung iba, wala silang idea, gusto nilang magsimula ng pagbablog. Wala silang idea kung paano gamitin ng tama yung cellphone. Cellphone lang kasi sapat na eh. Kaya ngayon, ang gagawin natin, cellphone lang yung gagamitin natin na cellphone lang yung gagamitin natin na pang-vlog ngayong araw. So, hindi matulungin, mas maganda. Ganito, palikod yung camera nyo. Kasi kanina front camera yung gamit natin. Siguro mas maganda yung ganito. Yan. Tinaligod ko lang siya. So, hindi matulungin sa mga gustong mag-vlog. Ganyan lang yung gawin nyo. Cellphone lang, sapat na. May front camera kayo. Pwede nyo lagyan dito ng camera. Lahat ng ipinakita natin sa pag-vlog. Then, may nabibili naman na mic. Yan katulad ng nakasalpak sa atin. Mic yan. Yun na lang yung gamitin nyo. Cellphone na lang muna para makapagsimula kayo kaagad. At hindi na kayo bibili ng camera agad. Oh. Nakapagsimula na kayo sa pag-vlog. So, hindi matulungin. Nandito tayo sa Dicimon Rock ngayon. Papakabitan natin siya ng bagong bracket. Ito. Bagong sticker. Then, powder coated na siya. Magkakabit ng bracket natin ay si John Mark. Siya rin yung nagkabit niyan dati. Papalitan natin siya. Dahil hindi siya powder coated. Yan. Yung ngayon, bagong sticker na rin. May green, white, red na sticker. Then, papakabitan siya natin ng handle. Kasi sabi ko nga, pagka nag-center stand tayo, masakit yung kamay pag dito mo hawakan. Medyo masakit. Kaya, ginawa ng paraan ng Dicimon Rock, meron na siyang handle. Magkano yung ganito, tol? 150, no?
Yung ganito ay 150 lang. Madali na siyang ikabit kasi nakasakto yan sa butas. Pakita natin mamaya kung paano siya ikinakabit. Sa hindi matulungin, ito yung lumang ano bracket ng Honda Click. Meron siyang parang tubo dito. Yan. Ito yung pinapalitan natin. Then, yung pagkakabend niya dito, iba na sa bago ngayon. Yan yung pagkakaiba nila. Tapos dito sa bago, flat bar na siya. Yan, hindi na siya tubo. Then, parang mas malaki. Parang mas malaking bago. Yan. Yung pagkakaiba, mas malaki yung bagong Honda Click na pang 150. Paras lang ito, 150 at saka 125, no? Pang Honda Click, 150 or 125, kasha yan, saktong-sakto. Yan, kabit mo na, tol. So, hindi matulungin, ha? Kakabitan na siya ng handlebar para hindi siya mahirap center stand. So, ito matulungin na tapos nang ikabit yung ating handlebar at ang bracket. Bagong bracket ng DC monorack pang Honda Click. Yan, ibang design na siya. Wala na yung bilog. Ito yung pinatunga ng apat na sako ng semento kaya nakakasigurado ako na matibay talaga. Then, yung handlebar, sabi ko nga nahirapan ako kapag magse-center stand. Dito ako humahawak, medyo masakit sa kamay. Ngayon, dito ko na siya hawakan, hindi na masakit sa kamay. Ito yung bagong improvement ng DC monorack. Sa mga gustong umorder, message nyo ako or message nyo ang DC Monorack or pumunta kayo dito sa Plaro del Bulacan ng DC Monorack para makabitan kayo. May mga box din sila dito. Yan, napakaangas. So, hindi matulungin. Bilang isang delivery rider, ang pinaka-importante sa amin matibay yung bracket. Ayan, nagpalit tayo ng bracket. Nandito yung lumang bracket natin. Siguro, jajang shop na lang nila to. Yung lumang bracket natin. Ito yung pinakamaganda, lifetime warranty, DC monorock lang yan. Then, pinakamatibay, kung kilala nyo si Bianoski, kaya kasama ko siya dito ngayon, nandito siya. Siya yung tumutungtong talaga dyan, kaso naikabit ko na, kaya hindi ko na napatungtungan sa kanya. Hindi natin napasampulan, pero alam naman natin na napakatibay talaga ng DC monorock. Maraming salamat kay Jong TV. Subscribe nyo siya, dyan yung kanyang YouTube channel at Facebook page. Yan, pampalungkit sa mga hindi tubeless. Makakatulong na tayo sa mga hindi tubeless yung motor. Ngayon, magdidikit siya ng sticker sa motor ko. Ayan, dikit natin. Sa mga gusto ng mga katatawanan dyan, punta lang kayo sa Facebook page ko, sa Behind in Oxy, at sa YouTube channel, Behind in Oxy. Please like and share and subscribe, please. So, hindi matulungin, kita nyo naman, cellphone lang yung ginamit natin sa pagbablog. Sa mga nakakausap ko na gusto mag-vlog tapos wala pang camera, okay na yung cellphone nyo. Bumili na lang kayo ng mic para mas malakas yung boses nyo kahit medyo malayo yung cellphone. Maraming salamat po muli kay Brother Jomar, maraming salamat sa DC Monorack, at maraming salamat sa inyong panood. Mag-ingat kayong lahat and God bless po.